Tayo po ay makikinig na rin ng banal na salita muli ng Panginoon. Opo, excited na excited tayo, Brother Marlon. Oh. Bakit? Kasi merong pasalubong. May pasalubong, ano po? Amen. At alam naman natin kapag may pasalubong, special yan. Sino po ang nananabik sa pasalubong? Taas ang kamay! Ayan, pero mas panabikan natin ang salita ng Diyos. Amen. Na mapapakinggan po natin ngayong gabing ito. Amen. At ngayong oras na ito, tayo po ay dadako na sa paikinig ng salita ng Diyos muli. Praise At ang gagamitin po na ating Yahweh Shaddai, wala pong iba ang ating punong lingkod. Brother Mike Z. Velarde, at tayo po ay sasama ng El Shaddai Gospel Music Ministry sa pagpupuri sa ating Panginoon, sa pangunguna po ng ating kapatid, Sister Mary Rose Silurikes. Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Praise the Lord, malakas mapuri kay Yahweh El Shaddai! Hallelujah! Hallelujah! Lahat habang pumapalakpak, tumatayo! Lahat ng nakatayo na answer prayer na naman! Amen. Praise the Lord, hallelujah! Kamusta na mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God, I am blessed, happy, and prosperous. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Praise the Lord! Lahat ng maginhawa at matagumpay, nakatayo na at pumapalakpak, sumisigaw! Amen! Glory to God! Hallelujah! No, mga kapatid, praise God! No? Ayon po sa aklat po ng Genesis 17:1, sabi po doon, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, Yahweh El Shaddai, walk before me faithfully and blameless. No, praise God! No? Ang panawagan po sa atin ng Panginoon Yahweh El Shaddai ay makasunod po sa kanyang paghahari. Hallelujah, no? Makasunod po sa lahat ng kanyang kalooban, no? Sino dito ang ginagawa, no? Sinusubukan na laging makasunod sa kalooban ng Diyos po malakpak? Praise God. Malakas na mapuri kay Yahweh El Shaddai. Ayan, hallelujah. Mga kapatid, minsan po, no, nung ako po'y nasa bansa, sa ibang bansa, no, sa LA po ako, no, nasa Amerika, no, at talaga naman po na Mother's Day po kasi yon, no, at nagkataon na nung araw na yon wala akong pantawag dito sa Pilipinas, no, baligtad. Ngayon ang nanay ko na ang nasa Amerika. Ako noon, nasa Amerika at nasa Pilipinas siya, no? Talagang sabi ko, Lord, nakakalungkot. Gusto ko tawagan yung mami ko pero hindi ko matawagan, ano? Dahil wala akong, nagkataon na wala akong phone card that time, no? At yung oras, medyo alanganin kaya hindi makakabili agad. So sabi ko, Lord, ano bang dapat kong gawin, no? At nung mga panahon na yon, ayan, mabilis naman akong tinuruan ni Lord para mapawing lungkot ko, no? Sabi niya, gumawa ka ng awitin para sa akin, no? At ang gusto ko yung awitin na yon ay patungkol sa aking pangalan. Walang iba kundi Yahweh El Shaddai, no? At ito po mga kapatid, yung aawitin namin ay sa awa at habag ng Panginoon, sa tulong po niya. Ayan, nakagawa po ko ng awitin na ang title po ay My God, My Yahweh El Shaddai, no? At alam ko, lahat ng anak ni Yahweh El Shaddai nasasaway po sa awitin na ito. Ngayon pa lang, answered prayer na naman. Amen? Praise God. No? Kaya sa oras mong ito, magsitayo na po tayong lahat. Taas po natin ang ating mga kamay. Ayan, praise God. Tumayo. Hallelujah. Praise God. At ating papurihan ang Panginoong Yahweh El Shaddai dahil siya lang ang karapat-dapat at dakila sa ating buhay. Oh, we praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah. We will sing our praises to you, O Jesus. Hallelujah. I will sing my song of praise to you.
song of praise to you, my God, my Yahweh El Shaddai. Tayong lahat, sing it with me. I will sing my song of praise to you, my God, my God, my Yahweh El Shaddai. I will sing my song of praise to you. Oh,
sa katabi mo, brother. Brother. Sister. 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 Tagumpay ka ba? Tagumpay ka ba? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Praise God, lahat ng tagumpay magpuri. Jesus, we celebrate your victory, Lord. Palakpak! 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 Jesus, we celebrate your victory. Jesus, we revel. We revel in your love. Jesus, we rejoice. We rejoice, you set us free. Jesus, you're the best Lord. Oh,
Glory to God. No? Kaya sa oras ito, sabihin natin, Lord, God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise God. Patuloy tayo magpuri. Kaya may osunay. Glory to God. Hallelujah. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkness bright, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were walking through the valley. There were shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. No one may not understand all the plans you have for me. My life is in your hands. And through the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. Through the song of praise in this heart of mine, God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good. God is good. God is good. He's so good, God is good. He's so good all the time. Hallelujah! Praise God. Heart
Hallelujah, no? Kapatid, may itatanong po ako sa inyo, no? Sa oras na ito, dapat po nakatitay ako kayo sa inyong sagot, no? Hallelujah, no? Pag hindi po natitiyak ang inyong sagot, dapat gawan nyo ng action, ano? Praise God. Ang tanong ko po, ito, no? Ayan, ang tanong ko kung meron bang sound. Praise God, hallelujah. Ayan, naririnig ka po! Palakpak, palakpak, palakpak! Praise you, Jesus, no? Ayan, eto po, pero medyo seryoso tayo ngayon, ano? Sino po dito, sa palagay nyo, no? Nakatitiyak na mapupunta kayo sa langit, kunin man kayo ni Lord ngayon din. Ayan. Ayan, no? Hindi kayo kukunin ngayon ni Lord, ang tanong ko lang, natitiyak nyo ba? Kung makakarating kayo ng langit, pag sakaling kinuha kayo ngayon ni Lord, ngayon din, sino kakatiyak sumigaw? Wow, palakpakan ang mga nakakatiyak! Glory to God, no? Mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot, no? Kasi sa mga panahon ngayon, talagang iba na po ang takbo ng mundo, no? Talaga namang minsan yung mga may sakit, sila pa yung ang tagal na wala dito, no? At minsan, yung akalain nila na walang sakit, no? Sila pa ang unang kinukuha, no? Sabi nila kasi baka daw mabait. Praise God. Kaya, pero naniniwala ako, walang masamang damo dito sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Lahat talaga mababait at mabuti. Amen? Amen. Praise God, no? Mga kapatid, sa oras na ito, gusto ko po na mag-alay po tayo ng pansumandaling katahimikan, no? Kasi po, meron po kaming dalawa na worker po at mga staff po natin na talagang, no, nandun na sila ngayon kay Lord. Yung isa, inaasahan, ano, kasi medyo nagkasakit po muna siya bago siya kinuha ni Lord, no? Yung pong asawa ng ating mahal na head ng mga technician, no, ni Brother Ray Insalan, si Sister Vivian, kalilibing lang po sa kanya. At yung isa naman po, no, hindi po talaga namin inaasahan na talagang sabi po ay naatake rin po, no, na stroke at naputulan ng ugat at siya po ay natagpuan na lang na ayun po, no, na talagang umanoy po yung ugat niya. So sinugot po sa hospital pero mga ilang araw din ay kinuha na ni Lord, no? Sa oras pong ito, gusto ko pong manahimik tayo sandali. Ipanalangin po natin ang kanilang mga kaluluwa. No, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Eternal rest grant unto the soul of Sister Vivian Encelan and Brother Tito Belmonte, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Amen. No, bakit ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, no? Yung pong aawitin natin na susunod, ang title po nito ay All We Like Sheep, no? Lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero kailan pa po tayo magbabago, no? Baka mahuli na po tayo. So sa mga oras na ito, itaas nyo na yung mga kamay nyo. Buong puso, sumuko na tayo sa Panginoon. Lahat ng ating pagkakasala, iwaksin na po natin. Magbagong buhay na po tayo sa tulong at abag ni Lord, kakayanin po nating magbago. Amen? Kaya bilang mga
naliligaw na tupa ng Panginoon, hayaan mo na pastulan po tayo ng Diyos na si Jesus. Amen? Ayan, praise God. Kaya, mas maganda, no? Pag tinanong, nakakatiyak ka ba? Dapat po, tiyak tayo. Dahil talaga namang nakakalungkot kung lagi po tayong umaatin ng gawain, pero dun pa rin pala tayo patungo sa impyerno, no? Kaya sa oras na ito, lahat ng sasabay, lahat ng narito, nakatitiyak tayo sa pangalan ni Jesus, pupunta ng langit, lalong-lalo na po yung mga magsisisi sa oras na ito at magbabalik loob sa Diyos. Kaya Lord, tanggapin mo po ang aming mga kaluluwa. Hallelujah. Praise God. O Panginoon, all we like sheep have gone astray. Lahat po ng mga nagkamali, nagkasala, alay po natin ang mga oras na ito sa ating pong pagbabalik loob sa Diyos. Hallelujah. Tas natin ating mga kamay, buong puso, isip at kaluluwa na tayo'y sumuko sa ating pagkakasala. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hindi natin kakayanin kung hindi tayo sasama ng Panginoon. But with God, all things are possible. Panginoon, narikita mo ang bawat isa, taos puso, na nagsisisi sa aming mga pagkakasala. Hayaan mo na ang aming mga pangalan ay maiukit sa iyong kamay, O Diyos. We praise you, Jesus. Palakpakan natin ang Diyos na mapagpatawad. Hallelujah. Minsan pa, isuko natin ang lahat ng ating kasalanan sa Diyos sa buhay na handang magpatawad at baguhin ang ating buhay. Taas ang inyong mga kamay. Kapatid, sabi po sa Psalms 25:10, all the ways of the Lord are loving and faithful towards those who keep
the demand of His covenant. Sino po dito ang handang sumunod sa Panginoon anumang mangyari sa kanyang buhay? No? Sabihin natin, Panginoon, salamat sa iyong kadakilaan sa amin. Alam namin sa oras na ito, patuloy na ipakikita mo kung gaano kakatapat sa bawat isa. Taas natin ang mga kamay. Let us again sing that God, Yahweh El Shaddai, Jesus, the Holy Spirit is so faithful unto us. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory. Praise you, Jesus. Oh,
dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyong katapatan sa aming buhay. Everybody, let us bless the Lord. Hallelujah.
Blessed be the name of the Lord and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa spirito at katotohanan. Dinuluwalhati, pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at pagpalang kamay upang lahat ng mga may karamdaman at may sakit ay inyong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay inyong palakasin at patatagin. At ang lahat ng aming mga problema at pangangailangan, inyo pong tugunin. Pagpalain niyo po ang lahat na nandito sa inyong banal na harapan at pagpalain niyo po ang makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang maibahagi niyo sa amin ang inyong katalinuhan, katwiran, kalusugan at kalakasan. At ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.
natin ng malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to John chapter 4 verses 43 to 54. After 2 days, he left for Galilee. Now, Jesus himself had pointed out that the prophet has no honor in his own country. When he arrived in Galilee, the Galileans welcomed him. They had seen all that he had done in Jerusalem at the Passover feast, for they also had been there. Once more, he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. "Unless you people see miraculous signs and wonders," Jesus told him, "you will never believe." The royal official said, "Sir, come down before my child dies." Jesus replied, "You may go. Your son will live." The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, "The fever left him yesterday at the 7th hour. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus had said to him, "Your son will live." So he and all his household believed. This was the second miraculous sign that Jesus performed, having come from Judea to Galilee. Glory to God, glory to Christ Jesus. Pagkaraan ng 2 araw, umalis si Jesus at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta si Jesus sa Kana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandahan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo. Magaling na ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya.
Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghan ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. All hail King Jesus.
ating Panginoon. Isang magandang pagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, I have good news for you, brothers and sisters. Lakasan nyo pa yan. Sapagkat napakaganda ng healing message natin ngayong gabi. Now, according to John chapter 4, verses 46 to 48, and it says, once more, he visited Cana in Galilee, where he had turned the water into wine. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. When this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son, who was close to death. Unless you people see miraculous signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. Sinabi ni Jesus sa mataas na pinuno ng pamahalaan na lumapit sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Purihin natin ang ating Panginoon. So ang tanong natin ngayong gabi, maaari bang makita ng mga tanda, himala at kababalaghan ang hindi nananampalataya? Could a non-believer see signs, wonders, and miracles? Will his prayer request be answered? Kung maaari, paano siya makaakita nito? Gusto niyo na bang malaman? Lakasan niyo pa yan. Tawagin na natin ang ating punong lingkod, ang minamahal natin si Brother Mike Zizolar. Taas ang iyong dalawang kamay. Sino sa makakita ng himala ngayon? O, kumusta na kayo? Thank God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, mahalaya, mayaman, kalooban, pag-iimawa! Prosperous talaga, kamusta ka na? Thank God, I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, at may mayaman. At matalino pa. Thank God! Thank God, ako ay malakas. At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. But kay El Shaddai, ko mapabuhay kasi El Shaddai sinunod ng tunay. Happy and prosperous talaga.
and prosperous talaga. Thank God at may mayaman, magmatalino pa. Pakilagay ang inyong ulo sa inyong kamay. Balikan natin sandali ang pagbasa kanina sa banal na misa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ng ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Brothers and sisters, ang tanong ko ay, naganap na ba ang piging na tinutukoy dito? Naganap na ba o magaganap pa lang? Sino sabing naganap na? At ano ang piging na tinutukoy na kung saan inaanyayahan ang lahat, subalit marami sa inanyayahan ang hindi dumalo? At ang iba naman, dumalo subalit hindi handa, hindi nakabihis. Sa handang ito, lubusan niyang pinapawi ang kamatayan at inaalis niya ang kahiyan ng kanyang bayan. Ano ang piging na ito? Ha? Ito ang naganap kanina sa banal na Eucharistia. Brothers and sisters, marami po sa kasulatan ang hindi gaano nabibigyan ng liwanag. Subalit salamat sa Espiritu ng Panginoon sapagkat sa takdang panahon ay kanyang inihayag. Nagsimula ang ating banal na misa sa ganap na ikalima ng hapon, so paaga ng paaga. Ako po ay natuwa ng tingnan ko na bago mag-alising ko, halos kalahati ay naririto na. Tatalungin ko kayo, sino ang naririto na nang magsimula ang gawain alas 3:30? Sino naman ang dumating sa ika-apat ng hapon?
Sino naman ang dumating pagkatapos na ng misa? Sino naman ang kararating lang? Pangalawang tanong, ano sa tingin nyo? Sino ang higit na pagpapalain ngayon? Yung maaga na karating? Yung huling na karating? O yung dumating sa kalagitnaan? Ha? Sino sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Lahat kayo pagpapalain? Okay, ang tanong na iniwan sa atin ni Brother Rene, maaari bang makakita ng mga tanda, himala at kababalaghan ang hindi pa sumasampalataya kay Kristo? Maaari ba? Sino magsasabi maaari? Sino magsasabing hindi, maaari makakita ang hindi sumasampalataya? Sino ang walang nalalaman? Sa totoo lang, yung walang hindi alam sagot, taas ang dalawang kamay. Okay, huwag niyo bababa. Ang sagot ay, lahat ay maaring pakitaan ng himala at kababalaghan. Yung unang dumating, yung dumating sa galitnaan, at yung paparating pa lang. Ha? Kung makikinig at hindi po aalis kapag narinig ang salitang finally, tiyak makakakita ito ng himala sa buhay. Pangalawang tanong, paano makakakita ng tanda, himala at kababalaghan ang hindi naman sumasampalataya? Tanoy mo katabi mo, paano? Lakasan mo. Anong sagot niya? Ha? Hindi ko alam. Okay. Kayo ba'y naniniwalang may pasalubong ngayon? Ang tanong ko, may handa ba kayong prayer request? Okay, lahat na may handang prayer request, ilabas natin kasama ang inyong Agua Abilina, Heaven's Barbecue, yung gusto makapunta sa Hong Kong sa December, at lahat na inyong daladalahan, labas nyo ngayon. Yung naniniwala sa himala, may prayer request na dala. Yung walang ginawang prayer request, gumawa na kayo, hindi pa huli. Sapagkat isa po yan sa dahilan kung bakit marami ang hindi nakakakita ng himala at kababalaghan. Taas yung dalawang kamay at sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pangangaral sa amin ng katotohanan. Salamat din sa kaligtasang bigay mo sa lahat. Salamat din sa handa mong tanda, himala at kababalaghan. Ngayon, ako po'y nananalig at nampalataya na isa ako ngayong gabi sa makakikita, makararanas ng inyong tanda, himala at kababalaghan sa buhay. Amen? Amen. Okay, lahat na naniniwalang tatanggap ng tanda sa bilang kung tatlo, magaan tanda ng cross, tatlong ulit, at tatalbog ng tatlo. Handa na ba kayo? Isa, dalawa, tatlo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
Now, brothers and sisters, naitanong ko yan kasi lumapit ang isang mataas na pinuno ng pamahalaan sa Panginoong Jesucristo at humihingi ng tanda, himala at kababalaghan. Subalit ang sagot ng Panginoon sa kanya, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Tatanungin ko kayo, kayo ba ay nakakita na ng himala? Sino ang nakaranas na ng himala? Paano yung naranasan ang himala? Ha? Gusto niya ng kwento muna. Sa Singapore, may lumapit sa akin, butot balat na lang. Ang sabi niya sa akin, Brother Mike, last year, noong nandito po kayo, ako po'y tinaningan na ng doktor ng 6 na buwan. Karamdaman niya kanser. So 6 na buwan. Kako, last year pa yun. O buhay ka pa hanggang ngayon. Sabi yun na nga niya, sabi niya, mahigit ng 1 taon na nalagpasan ko po ang taning ng doktor. So, anyway, doon sa gawain, pinalapit ko lahat na may sakit, kasama siya roon. At ang mensahe ng Panginoon ay ganito. Sabi ng isang mataas na pinuno ng hukbo ng Roma, a certain captain, Roman centurion, lumapit sa Panginoong Kristo upang humingi ng tulong para sa kanyang katulong na may sakit. Nang sinabi ng Panginoong Kristo na pupuntahan niya para pagalingin, ang sagot ng centurion, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, sabihin niyo lang. Magsalita lang kayo dito sa lugar na ito sa Ambel, gagaling ang katulong ko sa bahay. In English it says, just say the word and my servant will be healed. Sabihin niyo nga, just say the word and my servant will be healed. In other words, isang salita lang, gagaling na yung may sakit. Salita lang. Kaya ang tawag sa mensahe natin sa gawain ito ay healing message. Mensahe ng Panginoon na ang layunin ay magpagaling sa espiritu, katawan, at bulsa ng tao. Sino sa inyo may sakit sa bulsa? Sino naman may sakit sa katawan? Tinanong ko rin yan sa Singapore. Pagdating doon sa may sakit sa katawan, wala pong nagtaas ng kamay. Dalawa lang ang nakita ko sa harap, Singaporean. At ang sabi ko, yung tumaas ng kamay na may sakit, makakalapit sa stage. Lapit sila sa akin. Yung kakong walang sakit na hindi nagtaas ng kamay, huwag lalapit, baka magkasakit. Nung lumapit na yung dalawa, biglang nagsunuran yung marami. Ha? At sumunod na nga yung isang sister natin yun na tinaningan ng 6 na buwan, subalit mahigit na 1 taon, narurumpa. Ang sabi ko sa kanya, sa ating kapatid, next year, pagbalik ko dito, magkikita pa tayo. Matabang-mataba ka na, wala ka ng karamdaman. Nung kami paalis na, pauwi dito, isa siya mga naghatid. Subalit iba na yung kanyang aura ng kanyang muka. Masiglang-masiglang na siya at sinasabi niya, sabi, Brother Mike, kagagaling ko lang sa aking doktor. At ang sabi ng aking doktor, tumigil na ang pagkilos ng kanser sa iyong katawan. At ang sagot,
ng ating kapatid sa doktor, Doc, our God in the Philippines is powerful. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So, just say the word, huh? And something good will happen to you. Ganyan po kahalaga ang salita ng Diyos. May himala. Kayo ba ay naniniwala sa himala? Okay. Maari bang makakita ng tanda, himala at kababalaghan ang hindi pa sumasampalataya kay Kristo Jesus? Ang sagot ay maari. Maari. Bakit? Bakit hindi man nananampalataya ay ginagawa ng tanda at himala kababalaghan ng Diyos? Anong dahilan noon? Para siya ay manampalataya sa Diyos. Amen? Now, paano ang isang hindi mananampalataya makararanas ng tanda, himala at kababalaghan na ginagawa ng Diyos? Paano? Paano? Nakikinig ba kayo? Gusto niyong malaman? Okay. Marami, actually, sa totoo lang, ang Diyos ay laging handa at ibig niyang gumawa ng tanda, himala at kababalaghan sa lahat ng lumalapit sa Kanya. Sa lahat ng lalapit sa Kanya. Subalit may mga taong ayaw lumapit sa Diyos sa kadahilan ng una, nahihiya sila. Dahil naalala nila yung kanilang pagkamakasalanan. Hindi niya ako karapat-dapat. Ang iba naman, sadyang ayaw lang talaga lumapit. Either hindi siya naniniwala na may Diyos. Subalit ang tanong ko ay, mayroon bang taong hindi naniniwala na may Diyos? Mayroon ba? Sino yon? Ano si Paraon? Nanghuhula kayo eh. Ang tawag nila doon, atheist. Atheist. Pag sinabi atheist, walang Diyos. Taong walang Diyos. Pero ang sinasabi ng mga atheist, huwag kayong maniwalang may Diyos. Bakit na nasasabi yon? Sapagkat sila mismo ay naniniwalang may Diyos. Bakit mo sasabihin sa ibang tao, huwag kang maniwala na may Diyos kung talagang ang paniniwala mo ay walang Diyos? So pag sinabi mong huwag kang maniwala may Diyos, naniniwala ka na mayroon Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So brothers and sisters, ibig ko pong linawin ito ngayong gabi sa lahat na nakikinig, sino man kayo na ready to go sa Amber City, unarayan kayo sa inyong mga tahanan, anuman ang inyong relihiyon na kinaaniban, pakinggan niyo po ang aking nasumpungan sa banal na kasulatan. Bakit nasasabi kong kahit hindi sumasampalataya, ay maaring bigyan ng tanda, himala at kababalaghan ng Diyos. Yung may sakit na walang panampalataya, kapag lumapit sa Diyos at humingi ng tulong, pagagalingin ng Panginoon. Sa anong dahilan? Para sa pamagitan noon, magsimula siyang manalig at manampalataya. And for that matter, brothers and sisters, the Bible says that every man has been given a certain measure of faith. Lahat ng tao sa balat ng lupa, anuman ang reliyon o paniniwala niya, ay mayroon na pong binhi ng pananampalataya na inihasik ang Diyos sa kanyang puso.
Kaya ang mga tao na hindi kilala kung sino ang kanilang Diyos, gumagawa ng sarili lang Diyos-Diyosan. Para sa pamagitan noon, mayroon silang matawag na Diyos at mahingian ng tulong sa panahon ng pangailangan. Ang sabi ng Pinsokristo sa isang Samaritana na katagpo sa isang balon, ang sabi niya, kayo mga Samaritana, sumasamba sa isang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Subalit kami mga Hudyo ay kilala namin ang aming Diyos na sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagbubuhat sa mga Hudyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, paano ang isang hindi mananampalataya makatatanggap o makakikita ng himala sa buhay? Paano? O, maaari dyan sa inyo, baguhan dito, ikaw ang tinutukoy nito. Pero ngayong gabi, tinitay ko sa'yo, kung makikinig ka at susundin mo ang aral na ito, uuwi kang may tanda. Uuwi kang may tinanggap na himala sa buhay mo na hindi mo makakalimutan at magsisimula ka ng manalig at manampalataya kay Jesus. I always say, miracles are available to everyone upon request. May panampalataya ka sa hindi kapag humingi ka ng tanda sa Diyos na hindi mo pinaniniwalaan, bibigyan ka ng tanda. Bibigyan ka ng tanda. Magugulat ka na lang. Di ka man karapat-dapat. Subalit ito po ang nasusulat na kinasumpungan sa Isaiah chapter 1 verses 18 to 19. Ang sabi ng Panginoon, hali kayo. Kayong mga walang paniniwala, kayong mga makasalanan, tubog na sa kasalanan, wala nang mapuntahan. Magpaliwanag kayo sa akin. Mag-usap tayo. Mga tuwirang kayo. At gaano man kayo karumi, lilinisin ko kayo. Lahat na kasalanan nyo, patatawarin ko. At uuwi kayong puting-puti. Malinis na malinis. Walang kapintasan. Taglay ang bagong buhay na may tanda, himala, at kababalaghan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, according to Matthew chapter 7, verses 7 to 8, ito po ang nasusulat para sa lahat. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang bawat kumakatok. Walang sinabi dito na kung may pananalig panampalataya ka, humingi ka. Ito po ay imbitasyon para sa lahat na nakikinig. Ang sabi ng Panginoon, humingi kayo at bibigyan ko kayo. Humingi kayo. Imbitasyon po yun. So may paniniwala ka sa hindi, humingi ka. On the third year of this ministry, kasibulan po ng mga tanda himala kababalaghan nun sa Morsolo. Sa akin tanggapan, siksik ang tao sa umaga hanggang sa hapon. Sa ground floor, sa second floor, yung iba nandun na sa sidewalk, nakapila, ang haba ng pila hanggang doon sa Makati Medical. Lahat na dumadaan sumasama sa pila. Bakit sila sumasama sa pila? Di man ni alam kung anong nangyayari doon sa loob ng Amorsolo. Ang sabi ng iba, sumama sila sa pila, akala nila namimigay ako ng pera. Kaya sila sumama sa pila. Hallelujah. Pero pag nating doon, sa itaas, wala man akong pinamimigay, kundi ipinapanalangin ang lahat. May isang retired
provincial treasurer, natatandaan ko, from the Bicol region, na nasa wheelchair. Ang tanong ko ay, bakit po kayo naparito? Ang sabi niya sa akin, kasi nabalita namin na dito po ay gumagawa ng himala at kababalaghan. Ang sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba sa himala at kababalaghan? Ang sagot niya sa akin, tingnan ko muna. Tingnan ko muna. Pakita mo sa akin. Ang sabi ko, hindi pwede yun. Maniwala ka muna. At makikita mo. Sabi niya, hindi pwede rin yun. Pakita mo muna at maniniwala ako. So siya ay isang taong to see is to believe. So ngayon, ako naman may pagkapilyo noon hanggang ngayon sa aking mga kausap na video pilosopo, mas pilosopo po si Brother Mike. So ang sabi ko sa kanya, wala kang makikita hanggat hindi ka maniwala. Pabalik-balik kami hanggang sa nagalit siya sa akin. Sinadya ko na talagang galitin siya. Nung galit na siya, by the way, tinong ko siya, ilan taong ka na sa wheelchair? Ang sabi niya, 10 taon na. Hindi ka talaga nakakatayo, hindi ka nakakalakad, hindi po. Kaya ako niya pumunta rito para makakita ko ng himala. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo makakita ng himala, tumayo ka. Siguro na-insulto, nagalit sa akin. Tumayo nga. Tumayo at sinusuntok niya yung lamesa ko. Muntik nang mabasag yung salamin. Noong nakatayo niya, sininyasan ko yung misis niya at mga anak, hilain yung wheelchair sa likod niya. Di hinila niya yung wheelchair. Narinig niya hinihila, nakita niya, nagalit siya. Hinabol niya ngayon yung wheelchair. Hallelujah. Oh, hinihila naman. Doon sa akin tangkapan, naghahabulan sila ngayon. Noong makita niyang siya'y tumatakbo na, biglang tumigil. Sabi niya, nakalakan ako. Now I believe. Sabi niya, ngayon nananalig na niya ako sapagkat ako'y nakakita. See? Hindi po siya nanampalataya sa simula. Subalit pinagbigyan po siya ng Panginoon. At nakita niya ang inaasahan niyang makikita. Bakit? Sapagkat hiningi niya, bagamat hindi siya nanampalataya, at hinanap niya, at nakinig siya. Bagamat sa kanya, painsulto yung aming usapan, papilosopo, pero tandaan niyo ito, ang ating Diyos, kapag lumapit ka, sino ka man, hindi ka pahihindian. Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, lahat na humihingi, binibigyan. Lahat na naghahanap, makasusumpong. Lahat na kumakatok, bubuksan. Amen ba? Ang tanong ko sa inyo ngayon, bakit kayo naparito? Ha? Bakit kayo naparito? Dapat sa inyong pagparito, mayroon po kayong layunin. Ang pangunahing layunin natin sa ating pagparito ay, una ay, sapagkat tayo mga manampalataya, sambahin at purihin ang ating Diyos. Sambahin at purihin ang ating Diyos. Kaya nagpapasimula po tayo sa pagpupuri. Sa simula ng gawain, inumpisa natin sa pagpupuri. Sana sa susunod, sikapin natin sa pasimula parang naroroon na tayo para buo ang ating paglapit sa Diyos. Sa 7 araw,
inilaan ng Diyos ang isang araw para sa atin, para tayo mamahinga at makipag-isa sa Diyos. The Sabbath is for rest and for fellowship with God so that yung ating dating lakas na naubos na noong nakaraang linggo sa anim na araw ay mapalitan ng bagong lakas at sigla na galing sa Diyos. Amen? Sabi sa aklat ng Eksodo, madalas ibahay ko sa inyo, ang utos doon, purihin at sambahin niyo ang Diyos at pagpapalain niya ang inumin at pagkain at lahat ng sakit ay kanyang aalisin. Sa pamagitan ng ating pagsamba, pagpupuri sa Diyos, lahat ng ating pagkain at inumin, kanyang pagpapalain at lahat ng mga sakit, kanyang aalisin. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, for an unbeliever and believers to see signs and wonders and miracles, first, you must come to God. Di mo man siya kilala. Humingi ka sa Kanya. That is our privilege. And that is an invitation. Paanyaya ng Panginoon yan. Kung kayo po, sa akala nyo, hindi karapat-dapat lumapit sa Diyos, kayo po ang hinahanap ng Diyos. Hindi niya hinihintay na tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya. Lagi siyang handa na tumanggap sa atin. At sa sandaling tayo ay lumapit sa Kanya, kapatid, ngayong gabi, uuwi kang may tanda sa buhay na hindi mo makakalimutan. Second, for the unbeliever to see signs, wonders, and miracles, he must not only ask, hindi siya basta hihingi, kundi kailangan, pagkatapos niya humingi, makinig siya sa sasabihin ng Panginoon. Ang tao kasi, hingi lang ng hingi, salita ng salita sa Diyos, o kaya sa hangin, kasi di mo na makikita ang Diyos, pagkatapos, tatayo, aalis. Nagmamadali. So hindi niya naririnig kung ano ang sasabihin sa kanya tugon sa kanyang kahilingan. So ang mamang ito, sa ebanghelyo nating tinunghayan, nabalitaan niya dumating si Jesus muli sa Galilea, mula sa Judea. So inilapit niya yung kanyang anak na naghihingalo. So balit, ang sagot sa kanya ng Panginoon, hanggat hindi kayo nakakakita ng tanda, himalat kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. At ang sagot naman ng pinunong ito, ang sabi niya, Ginoo, halika na po bago mamatay ang aking anak. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, siyempre hindi umaalis yung mama. Hinihintay niya yung sasabihin sa kanya ni Jesus. Handa siya makipagdiskusyonan sa Panginoon. Handa siya makipag-usap sa Panginoon. Ito ang hinahanap ng Diyos sa tao. Ang isang taong handang makipag-usap sa Diyos. Handang ilahan ang kanyang pangangailangan sa Diyos. At handa rin makinig sa sasabihin ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sapagkat nasa sasabihin ng Panginoon ang ugat ng lahat ng tanda, himala at kababalaghan sa buhay. Kaya sabi ng isang centurion, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant
will be healed. Sabihin mo lang. So sa tagpong ito naman, sa pinataas, mataas na tungkulin sa pamahalaan na lumapit sa Panginoong Kristo, na hindi pa nanampalataya, ang sabi sa kanya ng Panginoon, o sige, umuwi ka na. Magaling lang yung anak. Umuwi ka na, magaling lang yung anak. Narinig yun? Okay. Yung mama, sabi sa susunod talata, pinaniwalaan yung sinabi ni Jesus. Pinaniwalaan yung sinabi ni Jesus at ginawa niya yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Ano ang sinabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo? Umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Hindi na niya ininsist na, hindi, sumama kayo sa akin. Sa bahay. Para pagalingin ang aking anak. Pero nang sinabi ni Jesus, umuwi ka na at magaling na ang iyong anak. Sabi sa talata, pinaniwalaan ng mama ang sinabi ni Jesus. So hindi lang tayo makikinig, paniniwalaan natin ang sinabi ng Panginoon. Para makakita ka ng tanda, himala at kababalaghan, lumapit ka sa Kanya, humingi ka, makinig ka sa Kanya, at paniwalaan mo yung Kanyang sasabihin. Babanggitin ko li ang mensaheng iniwan ko sa inyo, if I remember right, either sa araw ng Martes o araw ng Sabado bago pumutang Singapore. Ito po ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 6, talatang 37 hanggang 38. Luke chapter 6, verses 37 to 38. May apat na utos po doon ng Panginoon. Ang dalawa ay bawal. Ang dalawa naman ay dapat. Yung unang dalawa ay ganito. Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa upang hindi kayo parusahan ng Diyos. Magpatawad kayo upang patawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hostong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Narinig niyo? So dalawa ay wag. Wag nating gagawin. Yung dalawa, dapat gawin. Ang tanong ko, alin ang ginagawa natin sa apat na utos? Yung wag. Huwag kang humatol, yan ang ginagawa natin. Hatol tayo ng hatol. Ayan, nagnakaw yan. Maraming tinagong kayamanan yan. Maraming babuyan yan. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kang hahatol. Sapagkat ikaw rin na humahatol, ay hahatulan din. Sapagkat gumagawa ka rin ng ganyan. Amen ba? Magpatawad. Ano? Huwag kang magparusa. Anong ginagawa? Nagpaparusa. So yung huwag, yung pinagbabawal, siyang ginagawa ng tao. Yung iniutos na magbigay, ano? Nagbigay ba? Ah, hindi. Sabi ng isa, magpapayaman lang yan si Brother Mike. Pupunta naman niya sa Ikapo. Ha? So, may nakikita ba siyang tanda? Himala? Naghihimala ba sa buhay niya ang Diyos? Bakit hindi? Sapagkat nakinig nga siya, hindi naman siya naniwala at hindi niya ginagawa yung pinagagawa. Yung ipinagbabawal na gawin, siyang ginagawa. Ano? Bakit maraming inaatake ngayon sa alta presyon? Maraming inaatake sa puso ngayon? Kasi ang sabi, huwag ka nang kain ng baboy. Ano?
Pero anong ginagawa? Kung anong pinagbabawal, sa namang masarap na gawin. Nasusundan niya ba? Ha? Kalooban ng Diyos na ang tao ay mabuhay ng mahabang panahon sa balat ng lupa. Subalit bakit paiksi ng paiksi ang buhay ng tao ngayon? Sapagkat lahat na bawal, siya nating ginagawa. Malinaw ho ba yun? So, kung gusto niyong pagpalain, sinong gustong makaahon sa kahirapan? Sinong gustong yumaman? Ano ang otos? Ha? Lakasan nyo. Ang tanong ko, nagbibigay na ba kayo? Okay. Ang bawat binibigay nyo, sabi sa aklat ng Pilipos, deposito sa langit. Na hindi mananakawan at hindi madudukot. At iba ang interest doon. Ha? I-100-fold. Yung isang piso mong diniposito, pag nag-withdraw ka, 1,000. Nasundan niyo ba yun? Hallelujah. So, kung ikaw ay minsan nagbigay, yayaman ka ba? Ang karamihan sa tao, mag-o-open ng account, ATM. Minsan nag-deposito. Tapos withdraw. Bumalik ulit, mag-withdraw. Wala naman deposito. Ano sa tingin nyo? May lalabas? Wala. Hindi pwede yun deposit withdraw. Kailangan tuloy-tuloy ang deposito para pag tagdating ng panahon, tuloy-tuloy din ang withdraw. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, for us to see signs, wonders, and miracles, whether you are a believer or unbeliever, first, you have to ask for it. Humingi ka. Pangalawa, huwag ka basta hihingi pagkatapos aalis. Magtiyaga ka. Makinig ka. Huwag ka nagmamadali. Bakit? Pag hindi mo naunawaan yung bilin sa'yo ng Panginoon, uuwi kang walang dala. Walang mangyayari. Sapagkat nasa gagawin natin, darating ang ating inaasahan. Ayon sa ating narinig. Amen ba? So, dalawa na. Whether you are a believer or unbeliever, if you need something, humingi ka. Sa Diyos, hindi sa tao. Sapagkat ang tao, pag hiningan mo, kahit mayroon, ang sagot ay, sapagkat ayaw niya magbigay. Sa Diyos, anuman ang hingin mo, kung wala sa bodigan niya, gagawa siya ng bago para sa'yo. He will create a new thing just to satisfy your request. Amen ba? Now, so, nasa paghingi, pakikinig, at pagsunod. Paniniwala. So, yung mama, naniwala sa sinabi ni Jesus, umuwi ka na, magaling na yung anak. So, umuwi na siya. Malayo pala yung lugar noon. Inabot siya ng isang araw, kalahati, sa pag-uwi. Nung pa-uwi na siya, along the way, sinalubong siya ng kanyang makatulong at sinabi, naglalaro ng anak mo. Hindi namatay, nabuhay. Ang sinabi ng mama, kailan gumaling ang bata? Bakit siya nagtanong kung kailan? Bakit? Gusto niyang malaman kailan at anong oras. Alam niyo kung bakit?
Sapagkat nang marinig niya yung sinabi ni Jesus sa kanya, tinandaan niya yung sinabi ni Jesus, tinandaan niya ang oras ng sabihin iyon, tinandaan niya ang araw ng sabihin iyon, hindi niya iniwan doon sa dako kung saan sakit na kinatagpo ni Jesus, iniuwi niya sa kanyang isipan at puso, at habang siya ay naglalakad, ipaulit-ulit na kanyang binibigkas, magaling na ang aking anak. Magaling na ang aking anak. Sinabi ni Jesus, magaling na ang aking anak. Anong ibig sabihin nito? Brothers and sisters, if you want to see signs and wonders and miracles, the word that God has preached to you or revealed to you must become your talk. Must become your conversation. Ito dapat ang nagiging bukang bibig natin. Ito dapat ang ating naging usap-usapan. Hindi na yung mga bagay na walang katuturan sa sanlibutan ito. Sa sandaling ang isang tao ay lumapit kay Kristo, nakausap si Kristo, nakinig kay Kristo, pinaniwalaan ang sinabi ni Kristo, nagbabago ang taong ito. Nagbabago ang palisipan ng taong ito. Nagbabago ang dila ng taong ito. From an unbeliever, he became a believer. Bakit? The word of God that Jesus spoke became his language. Iyon ang kanyang naging bulong sa sarili. Sinabi ni Jesus, umuwi na ako. Magaling na ang anak ko. Magaling na ang anak ko. Magaling na ang anak ko. Yung iba naman, na hindi nakinig, naku po, Diyos ko, baka patay ng anak ko. Baka patay ng anak ko. Parating sa bahay ang inabutan. Patay. Hallelujah. Bakit nagkaganon? Sapagkat hindi niya hinintay yung mahiwagang bili ng Diyos. Nagmadali siyang umuwi. Ang hinihintay niyang salita, finally. Nang marinig ang finally, bit-bit ng silya, pa-uwi na siya. Anya pa ba kayo? Nakikinig kayo? So, ang pangatlong sekreto, para ka makakita ng tanda, himala at kababalaghan, make the word of God become your conversation. Nagbabago ang ating lingwahe. Ako, pag may panauhin sa bahay, kahit negosyo po ang pinag-uusapan, hindi maaring tatayo ang mamang ito na hindi sa akin nakatitig ang mata. Bakit? Iba ang aking kinukwento. Ang sinasabi ko sa kanila, ang narinig ko sa Diyos. Ang sinasabi ko sa lahat ng kausap ko ay ang salita ng Diyos. Na hindi nila naririnig sa palengke, hindi naririnig sa Senado, hindi naririnig sa Kongreso, hindi naririnig kung saan-saan paman. Bakit? Ang pinag-uusapan nila ay kasiraan ng kanilang kapwa. Wala po kong pinatatamaan. Sinasabi ko lang po ang totoo. People of God, your language should change. Your tongue should change. Ang dila natin, ang salita natin, hindi naaayon sa sinasabi ng mundo. Wala na tayong nakikitang pangit sa buhay. Wala tayong nakikitang pangit na ating kapwa. Sapagkat sinabi sa Biblia, lahat na nilikha ng Diyos, maganda sa kanyang paningin. Amen. Everything is good. Everything is beautiful. Everyone is handsome tulad ni... Oh, yan sinasabi ko sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And finally... Oh,
Pagsubok pa ay hindi halimtanan. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagkakasalagas ng kawalanan. Finally! Ako ngayon malay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And finally, ganito po yan. Alam kasi pinagdugtong-dugtong ko yung mga kwento ng mga taong lumapit sa Panginoong Jesucristo. Matataas na mga tao ito pala ang lumapit sa Kanya. Una, ayon kay Matthew, Kabanatang 8, ang lumapit sa Kanya ay isang kapitang Romano. Mataas ang katungkulan. Lumapit sa Panginoon dahil may kailangan. Yung kanyang katulong, may sakit, gusto niyang pagilingin ang Panginoon. So, ipiniliwanag niya kay Kristo kung paano siya naniniwala na ang sasabihin ni Jesus, magkakatotoo. Magkakatotoo. So, sinabi niya, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. At yan ang sinasabi natin sa banal na misa bago magtanggap ng komunyon, no? Sabi sa komunyon, pag itatanggap ko yung komunyon, hindi tayo karapat-dapat talaga. No? But just receive Him by faith. Tanggapin natin siya ng buong pananalig kung sino man tayo at tayo ay maging kung ano ang tinanggap natin. Receive Him as what you are and become what you receive. Tinanggap mo si Jesus, ha, na isang banal, dapat ikaw ay maging banal. Makatulad sa Kanya. Nagkakaroon ang tinatawag na transformation. Pagbabago. Ang isa naman, mataas ang katanungkulan sa sinagoga, ang pangalan si Jairo. Lumapit din siya sapagkat ang kanyang anak na dalagita ay naghihingalo sa bahay. Sumama sa kanya ang Panginoon. Kaya lang, sa dami ng taong humaharang sa Panginoong Kristo, kasama na doon yung babaeng dinudugo ng 12 taon, naantala sila along the way bago nakarating sa bahay ni Jairo. So, nang paparating na sila, sinalubong sila ng masamang balita. Ang sabi ng sumalubong, huwag mo nang guluhin, abalahin ang guro sapagkat patay na ang inyong anak. Hindi pinansin ni Jesus ang kanyang narinig bagkos sinabi niya doon sa Jairo, huwag kang matakot, basta't manalig ka. Don't be afraid, just believe.
Don't be afraid, just believe. Tasa kamay nyo. Anong ibig sabihin ito? Di lumapit ka. Narinig mo ang mensaheng ito na ang lahat na lumalapit kay Kristo ay humihingi ay binibigyan. Nakinig ka. Tinandaan mo at kaniniwalaan mong narinig. Subalit along the way, naabala ka. Matraffic eh. Ha? Traffic o kaya sira yung MRT. O kaya wala na tayong masakyan. Kasi antakal ni Brother Mike. So ngayon, may balita ka narinig. Kabaliktaran doon sa inyong inaasahan. Ano ang bili ni Jesus? Don't be afraid. Just believe. Don't be afraid. Just believe. Narinig mo na ang sinabi ni Jesus. Umuwi ka at magaling na ang iyong anak. Narinig mo na ang sinabi ni Jesus. Bayad na ang utang mo. Narinig mo na ang sinabi ni Jesus. Answered prayer ka na. Baka pupunta ka ng Amerika. Baka pupunta ka ng Canada. Uuwi ng asawa mo. Yung alang asawa, magkakasawa. Pero along the way, sa halip na umuwi, sa ibang bahay pumasok. Anong bilin? Don't be afraid. Just believe. So if you want to see signs and wonders and miracles from God, you come to Him, ask for it, and He will give it to you. Then don't just go, wait for Him to speak. Kaya sa ating gawain, kahuli-hulihan ang healing message. Sapagkat sa bandang huli, ibinibili ng Diyos kung anong dapat nating gawin para yung lahat nating mithiin sa buhay na ibig natin maranasan, maranasan natin ngayon. So nagsimulan tayo manampalataya. Naniwala na yung mama kay Jesus sa sinabi ni Jesus. Naniwala siya na totoo ang sinabi ni Jesus. Naging bukang bibig niya, palaisipan niya yung sinabi ni Jesus na magaling na yung anak. So along the way, sinalubong nga siya, magaling na nga ang anak niya. Nang tinanong niya kung anong oras, sabi ng mga nagsalubong, kahapon na niya na mag-aalauna ng hapon. At naalala ng mama, exactly ang oras na yon, doon sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang iyong anak. Magaling na ang iyong anak. Nasaan kamay niyo? In other words, brothers and sisters, once God says so, you listen and believe at tinanggap mo ang kanyang aral, pinaniwalaan at ginawa mo, umasa kang darating sa iyo. Nasa kamay niyo? But sometimes, things happen differently. Nangyayari ang dapat mangyari sapagkat ang mundong ito ay magulo. May kaaway ang mga taong lumalapit sa Diyos. Pilit na hinalayo tayo sa Diyos, pilit na hinaharang sa atin ang biyayang nakalaan sa atin ng Diyos. So anong pumapasok sa atin kapag natatagalan? Pag-aalinlangan. Pangamba at pagkalimot. Sa halip na maging usap-usapan sa lahat ng panahon, maging bukang bibig ang sinabi ng Diyos at iyong kanyang ginagawa, nasingitan ng pangamba at takot. Ang bilin ng Panginoon, don't be afraid, just believe. Keep on believing. Keep on believing something good will happen to you. Keep on believing that what Jesus said will happen to you. You know why? You know why? Because God is able to do what He said He will do. Magagawa ng Diyos
at gagawin ng Diyos kung anuman ang kanyang sinabi. Wala pang sinabi ang Diyos na hindi niya ginawa. So just say the word. Mahalaga po yung salitang ating bibigkasin bawat sandali. Sa sarili mo at sa iyong kapwa. Find your partner. Find your partner. Sabihin mo sa partner mo, do you want to see a miracle? Yes! And this miracle will happen to you before Christmas. Yes! Narinig na yun? Yes! This miracle you want to see tonight will happen to you before Christmas. Do you believe that? Okay. Unang tanong, do you want to see a miracle? 1+1. Okay. If you want to see a miracle, what would you do? Huh? Say the word. Just say the word. Yan ang sasabihin mo sa kapanigan mo. Just say the word. Tulad ng pinuno na ito ng pamahalaan na lumapit kay Jesus, nakinig siya at naniwala. Okay? Nang siya'y umuwi, ano ang kanyang bukang bibig? Ha? Yung sinabi ni Jesus na himala. Okay? So, ano yung unang sabihin natin? Ano-ano? Do you want to see a miracle? See a miracle. Pangalawa? Just say the word. Okay, just say the word. Now, what miracle do you want to see? Say it. What miracle do you want to see? Is E-E. Say it. S-E-Y. You know why? Lahat na naniwala sa sinabi ni Jesus at hindi siya nag-alinlangan, makikita niya. At hindi lang yun. Sabi sa Matthew 21, chapter 21, verses 21 to 22, sabi ni Jesus sa mga sumusunod sa kanya, I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, you can do what I have done to the fig tree. You can even do more than that. You can say to this mountain, go, and it shall be done. And if you believe in what you say, and do not doubt, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen? So, lumapit ka sa Diyos na walang pananampalataya. Dahil sa kanyang salita, na inyong pinaniwalaan, nagkaroon ka ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ Jesus. Nasundan niyo ba? Now, from the time that you believe the word of God, you've got power. You receive that power. It has been transferred to you. It's now in your tongue. The Bible says, man believes in the heart, and out of the mouth he speaks. Nasa inyong bibig, ang sasabihin nyo, darating sa inyo bago magpasko. Ano ang unang sasabihin? You want
Pangalawa? Say a word. Okay, now is your time to say the word. Pag sabi ko ng 7 plus 7 on the 15th count, isisigaw nyo ang salitang ibig nyong gawin ng Diyos sa inyo bago dumating ang Pasko. Narinig ba yun? Malinaw ba ang ating usapan? Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. 40 ang Panginoon. Okay, tasan yung kamay. Tasan kamay, dito ang tingin. Ha? Okay. Buhat ngayon, what you have heard, make it your talk. Make it your conversation. Tell other people about it. No matter what happens, whatever happens, don't change your language. Hang on to what you have heard from the Lord, from the mouth of God. Don't be afraid. Just believe God will make it happen to you. Okay. So, i-confirm natin ngayon ang ating narinig. Pagtapong ko sa inyo, alam nyo, una lang ako magtatapon ngayon after my operation, ha? Hindi pa ako nagtatapon ng ganyan. Ha? Pero sabi sa akin ng doktor, nagpatino kahapon eh. Sabi niya, pwede na. Pwede na. Kaya ang unang tatanggap nito, tiyak, magkakahimala. Ha. Ito lang ang isisigaw nyo, pagtapong ko sa inyo. Kaya sisigaw nyo, kagaya nung aking panauhin na nasa wheelchair, anong sinigaw niya? Nang nakalakad siya, now I believe. Ulitin nyo. Now I believe. Pag salon nyo, isisigaw nyo, now I believe. Are you ready? Yes. Now I believe. Go and start believing. Merry Christmas! Thank you, Brother Mike. Welcome back. God bless us all. God bless us all. Sana namang magkagumpay na gawain niya. Wala siya lang ating nasaksihan ngayong gabi. Amen. At tunay nga pong bagong revelasyon na naman, bagong aral ng Panginoon sa atin na sa lahat ng mananampalataya, mga hindi nananalig at nananampalataya, ay tunay nga pong kapag hiningi mo ang himala, ay ipagkakalob sa inyo ng Diyos. Amen. Kaya po mga brothers and sisters, kung nais niyo pong makakita ng himala, kapabalaghan ni Yahweh El Shaddai, just say the word and God will make it happen. Amen. Amen. So mga brothers and sisters, every Saturday, huwag po natin kalimutan na dumalo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Lagi dapat andito tayo, maranasan natin ang kanyang himala. Amen. Pansamantala po nagpapaalam sa inyong lahat. Ito po yung kapatid ka, prayer partner, Sister Worthy Dorado. God bless us all and count your blessings. Bye-bye po. Amen. At ito po yung kapatid, Brother Marlon Saed. God bless. Maranasan natin ang himala ng Diyos araw-araw. Amen. Pasko ay darating na sa mga tao sa pagpapala. Pasko ay darating na sa I like it, sa